hindi siya masyado nakatulog. Paano ba naman kasi? Kailangan niyang bumangon ng maaga para kumilos sa kusina. Mabuti na lang humupa na ang bagyo at bumalik na rin ang kuryente. Ngayon lang naisip ni Maxine na dahil sa pagdating ni Jordan, kailangan niya itong pagsilbihan. Ipagluluto, ipagtitimplan ng kape, lahat-lahat na. Ibig sabihin katulong na rin siya aside from being a caretaker of this big house. Dapat tagdagan ang sweldo niya. The thought was very welcome. Pero takot na siyang i-share sa lalaki ang ideya. Baka tuluyang maubusan nito ng pasensya sa kanya at palayasin sila. Bakit ba kasi ang sungit naman ng taong yun? Lahat ng katagang lumalabas sa bibig niya, sineseryoso naman ito. Siguro traumatic ang buhay nito. Napabuntong hininga siya at humigop ng kape. Guwapo pa naman. Natigilan siya. Naalala niyang nabanggit sa kanya noon ng kanyang ate na may asawa nag-iisang anak ng mga Del Rosario. Sayang, di na pala available. Sira, aniya sa sarili. As if naman uubra ka. Pero teka nga, nasaan naman ang asawa nito? Aha, siguro nag-away sila kaya umuwi ang lalaki nang biglaan dito sa Pilipinas. At ito rin marahil ang dahilan kaya ang sungit-sungit nito. Napatigil siya sa kanyang pagmumuni-muni nang biglang marinig ang pag-iyak ni Macy sa taas. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo palabas ng kusina. Humihingal pa siya na makarating siya ng silid. And stopped. The way everybody's world seemed to stop. Ang kambal na Elijah at Isaiah, aparehong gising ay nakanganga at hindi makapagsalita. Si Macy'ng tumigil sa pag-iyak ay puno ng pagtataka mukha. At sa Jordan na marahil napasugod sa silid, nang marinig ang pag-iyak ay hindi maidrawing ang mukha sa gulat. Tatlo? Hindi makapaniwalang sabi nito pagkuhan at bumaling sa kanya. And you never even told me, dagdag nito, para nang aakusa ang boses. Well, ani ang tinungo si Macy at binuhat, I was going to tell you. Had you decided na palayasin kami? Ngumiti siya rito ng pagkatamis-tamis. Pero nung sabihin mong hindi mo kami palalayasin, naisip ko na lang nga, isurprise ka. Of course, she was trying to be funny again. Pero nalukot na mukha ng lalaki sa halip na magpakita ng amusement. He groaned desperately and turned his back to leave. Binalingan niya ang buhat na bata. Hello, little angel. Ang taong iyon ang hari ng bahay na ito. Kaya dapat magpakabay tayo, ha? Ang kambal naman ang tinignan niya. Sabay na tumango ang mga ito. Napabuntong hininga siya at tumingin sa kawalan. Bilang na yata masasayang araw natin sa bahay na to. Mahinang sabi niya sa hangin. Nasa kusina si Jordan at nagkakape nang bumaba ang dalaga na karga ang babaeng pamangkin. Ito na rin ang bumaligtad ng isda na piniprito niya. Napakagatlabi si Maxine sa hiya pero pilit umaaktong normal. Hinila niya ang stroller sa sulok at nilagay doon si Macy. Ang kambal ay nasa sala at tinambakan niya ng mga coloring pens at papel. Mahirap na, baka mapeste pa si Jordan at palayasin sila. Huwag kang mag-alala, mababait ang mga bata. Ano yan na hindi makayanan ng katahimikan? Pakiramdam niya ay kailangan niyang bigyan ng assurance ng lalaki na hindi magiging problema ang mga pamangkin niya. Hindi ito sumagot. Tinungo niya ang kitchen counter para magtimpla ng gatas ni Macy. Doon nakalagay ang thermos, feeding bottles at ang lata ng gatas. Na-afford ba pang bumili ng milk formula? Gayong tatlong anak mo at wala kang trabaho? Puro ng pagtatakang tanong nito. Magaling akong mag-budget. Ayun na naman. Sarap na sabihin hindi niya anak si Macy at kahit mag-tumbling siya ng ilang ulit, hindi niya ito magpapag-breastfeed. Hinayaan niyang muli ang lalaki na paniniwala nito. Magkano ba sinusweldo sa idigo ng mommy ko? Naisip kong hindi masyado malaki dahil libre naman ang pagtira niyo dito. Nakasilip ng pagkakataon ng dalaga. Well, tama ka dyan. Hindi kalakihan. But now that you mention it, gusto sana kita makausap. Since andito ka and it means pagsisilbihan kita. Napatigil siya na mapatingin dito. Paano naman? Taas ang kaliwa ang kilay nito habang nagsasalita siya. Anito, nang hindi niya pinagpapatuloy ang nais sabihin. Wala. Sinadya niyang ipakita dito ang pagsimangot. You wanted to say na dagdagan ko ang sweldo mo? Hulan nito. Yes, I actually wanted to say that. Pag-amin niya na binigyan pa ito ng peking ngiti. But looking at your face, parang napaka-imposibleng mangyari yun. Tatlo ang anak mo. Sa tingin mo makakapagtrabaho ka ng maayos-ayos, ayon sa kagustuhan ko, I can be very demanding. Demanding? I figured that out. Pero ang hindi mo alam, superwoman tong kaharap mo. Ni hindi man lamang umiti ang kausap, but I seemed to consider it for a moment. Nabuhay ng loob si Maxine. Suswertihin yata siya. Mukhang papayag ang lalaki.
Kung ang nagkataon, magpapasalamat pa siya at dumating ito sa buhay niya. Hindi ko sigurado kung gano'ng ko katagal dito, but I will give you an additional 5,000 pesos a month, providing na gagawin mo na maayos ang trabaho mo. Halos lumawa ang mga mata ni Maxine sa narinig. 5,000? That was beyond the basic salary of a housemaid. Walang bawian ha? Mabilis sa sabi niya. Your job includes making sure na hindi ako maaabala ng mga anak mo. I intend to work while I am here. No problem. Itatago ko sila sa aparador para hindi ka maabala. The look he gave her could probably slice through her sa sobrang talim. Joke lang po. Binigyan niya ito ng peace sign using her forefinger and middle finger. I am not a monster. Ayoko rin isipin mo masyado ako mapagmataas. When I start working, that's when you'll have to make sure na hindi nila ako may istorbo. Pero hindi ibig sabihin kailangan maapektuhan ang normal na buhay ng mga bata. And I hate eating alone sa napakalaking mesang tulad ito. We will eat together on the same table. Okay, no problem. Ano yan na patangu-tangu? But considering na ako ang amo sa bahay na to, I demand some respect from you. Ikaw lang ang pinaka-atribidang katiwalang nakita ko. Atribida? Kaagad nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi ba? Balik nito. Saan ka nakakita ng katiwalang imbes na irespeto ang amo ay nakikipagmatigasan? Kung ibang tawa ko, abay talagang napalayas ka na kagabi. When I have a point, it's my right to make it clear. Kung baga kapag may katwiran, ipaglaban mo. May pa-English-English ka pa? Kasalanan ba mag-English? Here! Sabi niyang lakad ang mga kamay. Dalhin mo ako sa presinto at ipakulong. My point is, you are not a typical maid. Hindi ko naman sinasabing bawal. You're right! Sang-ayon ng dalaga. I am not a typical maid. I am an extraordinary maid. Sinapo ni Jordan na noo. Nako, may sumasakit ang ulo. Huwag mo akong tinataasan ng boses. Yes, sir. Mahina ang boses sa sabi niya. Call me Jordan. Jordan. Parang tangang ulit pa niya. Obviously, hindi natutuwa ang lalaki dahil iniisip itong nanaladya siya. Pero sawa na yata itong makipagbangayan kaya binagong usapan. Paano ka pala namamalengke kung walang magbabantay sa mga anak mo? No problem. Itatali ko sila sa mga silya para hindi sila makalabas. He looked at her with a second look. Joke! Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. Isinasama ko sila. Pag namamalengke kasi ako, tinatawag ko yung kaibigan ko may taxi. Binabantayan niya mga bata habang nag-aala superwoman ako sa pamamalengke. The thought of her friend Andrew made her smile. Mabuti na lang lagi itong maaasahan. Well, kailangan mo mamalengke ngayon. Walang laman ang kusinang to. Nagmumukha mo sa leyum. Lumingali nga siya sa kabuuan ng kusina. Napapantastic ko ang napakunot noo si Jordan. Anong hinahanap mo? Yung patay. Sabi mo kasi magmumukhang musuleyom itong kusina. Usually, sa musuleyom may patay, hindi ba? It is so natural for her to come up with dialogues like this. Obviously, hindi pa rin to gets ng lalaki. Pasasakitin mo ba ang ulo ko? Halatang malapit na naman itong maasar. Hindi po. Inilabas si Maxine sa bulsa ang cellphone. Okay, text ko na ngayon si Andrew. And to make sure na alam mo ang mga dapat mong laman ng kusina, sasama ko. Mukha ba siyang hindi marunong sa bahay? Anong akala niyang lalaking to sa kanya? Timang? Napapailing na lamang na lumabas siya ng kusina. Nahuli sa pagdating si Andrew sa bahay ng mga Del Rosario. Hinintay ko pang matagal nila yung kahoy na natumba sa kalsada. Paliwanag dito na makarating at bumaba ng taxi. Ngilitian na itong medyo nababanas lang si Jordan. Pasensya na, boss. Tumangu lang ang amo ni Maxine at nagpatiuna na sa pagupo sa tabi ng driver. Nagkatingin na ng magkaibigan. May topak talaga yan. Ang sarap ng lasunin eh. Bulong na lamang niya rito. Pinasakay na niya ang dalawang pamangkin na ayon at nagsisimula na magingay. Binulungan niya ang mga ito na makakatanggap ng premyo ang pinakamabait. Yun lang naman ang sekreto. Tuloy, biglang nagbehave ang mga ito. Ang resulta, kailangan bigyan niya ng premyo ang tatlo. Napabuntong hiningan talaga. All the way to the town, silang dalawa lamang ni Andrew nag-uusap. Lalo to rin nagbukanta nga si Jordan na nasa harapan. Kung may hindi ito nag-e-exist sa loob ng taxi. One-stop shop ang supermarket na pinuntahan nila. Naroon na rin maging mga fresh na mga gulay at isda. Hindi na nila kailangan magpunta pa sa palengke. Kung nagkataon magkakaproblema siya. Abay nakakaawa kayang tignan si Andrew habang umaaktong yaya sa mga bata. Pakiramdam niya ay hindi magkakasya sa likod ng taxi ni Andrew ang kanilang pinamalengke dahil sa sobrang dami nito. Magbumukha yata ang grocery store yung kusina pag uwi nila.
Sa vegetable section lang siya nagpunta kanina at pumili ng mga gulay, samantalang si Jordan ay abala sa mga grocery items. Hindi niya lubos maisip kung ano-anong mga ito. Pagkarating ng bahay, tinulungan lamang ni Andrew si Jordan sa pagbubuhat ng mga karton-karton na groceries at nagpaalam na rin. Si Maxie naman dumiretso sa kwarto para patulugin ang mga pamangkin. Nakatulog kaagad ang mga ito dahil napagod sa paglabas. Excited na bumaba siya at tumungo sa kusina. Ngunit napatigil siya sa entrada dahil sa nakita roon. Puno ang mesa ng mga pinamili na naghihintay sa kanya para maayos. Pero sa isang bahagi napansin niya ang sangkatambak na mamahaling mga diapers, gatas at cereals. Napatingin siya kay Jordan na kumukuha ng tubig upang ipinumin. Hindi ako nagpabili ng mga gamit para sa mga bata. May sak pa ako natitira. Para wala ng dahilan na maabala ka sa mga gawaing bahay dito. Sakaling maubusan ka, kumuha na rin ako. Masyadong mahal yung mga brands na nabili mo. Hindi ko naman afford ang mga yan. Hindi ko yan pinapabayaran sa'yo. Naaawa ka ba sa akin? The thought was not welcome at all. A strange feeling crept into her. She did not like it. Ha! Nagmumukha ka bang kawawa? Tinaasan siya nito ng kilay. I don't like this. Umiling siya to make her point. I don't want to look like a beggar to you. Nagulat siya sa biglang pagtawa nito. It was a sarcastic laugh. Sa lahat ng mga dialogues na narinig ko mula sa'yo, this one is the winner. May pride ka pa sa lagay na yan? Mahihimigan ang incredulity sa boses ito. Tatlo na ang anak mo. Wala ka matinong trabahong pagsuporta sa kanila. And instead of saying thank you, you reject a simple act of kindness from other people? I hate people like you. Sobrang plastic. Aray! Gustong tumiklop ni Maxine sa lakas ng dating ng mga salita nito. Okay, thank you. Mahina ang boses sa sabi niya at naupo sa silya. Oh yeah! Alam mo, kung naging maganda sana ang sitwasyon kagabi at nangyari ito ngayon, I would have thought na hulog ka ng langit. Pero ang totoo, kaya ako nag-react ng ganun kanina. Kasi naman nagulat ako sa biglang pagbait mo. You are so different. Paliwanag niya. Damn, here we go again. Saan mo ba hinahagilap yung mga dialogues mong yan? Anang lalaki na nasa po ang noo. Napapailing na lamang na ito sa kusina. Naiwan siya nakatanga sa mga pinamiling nakapatong sa mesa. Napadako ulit sa mga pambatang gamit ang kanyang mga mata. Mentally, tinatansya niya mga ito. The diapers would last more than a month at ang gatas sa abot ng isang buwan. Hindi siya magkakaproblema tuwing umaga sa pagpapakain sa mga bata dahil alam niyang gustong gusto naman ito ang cereals. Napangiti si Maxine. Jackpot! Narinig niyang nag-aaway si na Elijah at Isaiah sa sala habang naglilinis siya sa labas. Ang dami kasing kalat na iniwan ng bagyo. Ilang sanga ng pine trees ang naputol. Isama pang libo-libong pine needles. Mabuti pa si Macy, mahimbing uling nakatulog sa stroller nito. Kaagad iniwan ni Maxine ang hawak na walis tingting at tumakbo papasok sa sala. Nag-agawa ng kambal sa isang color pencil. Tumigil lamang ito sa pag-iingay nang mapansin ang pagpasok nito. Ngunit ang mga kamay nakahawak pa rin sa mga pinag-aagawan. Hindi ba't sabi ko magpakabait kayo para hindi tayo palayasin dito? Mahinang sabi niya at lumapit sa mga ito. Inaagaw niya kasi itong akin. Sumbong ni Isaiah. Ako naman ang nauna, sabi naman ni Elijah. Mga ninganing itapo ni Maxine ang pinag-aagawan ng dalawa. Pero humugot siya ng malalim na hininga. Okay, usapang matinuto ha. Hindi pwedeng sabay ninyong gagamitin itong color pencil. Pero pwede pa rin kayo mag-share. Kailangan lang may mauna. Sige, toss coin tayo. At yung mananalo siyang mauunang gagamit ng color pencil na yan, ha? The idea seemed welcome to the twins. Sabay na tumango ang mga ito. Nangapa sa bulsa si Maxine. Wala siyang bariya. Here. Muntik pa siyang mapatalon sa gulat nang marinig ang boses si Jordan sa kanyang likuran. Nang lumingon siya ay nakita niyang may inaabot itong piso. May pag-aalanganing kinuha niya iyon. Head or tail? Tanong niya kay Isaiah. Head. She tossed the coin. Elijah had a chance to use the color pencil first. Matapos sabihan ng mga pamangkin na magpakabait, muli siyang lumabas para ipagpatuloy ang paglilinis doon. Sumunod si Jordan na may hawag na mug sa kape. Okay rin naman ang style mo. Toss coin para sa mga batang kasing liit nila. How old are they? 4? 5? 4 and a half. Matagal mo na bang ginagamit ang pagtotoss coin to settle disagreements? Baka mamaya poker ng tinuturo mo sa mga bata. Humigop ito ng kape mula sa mug. You saw how it worked? Defensive na sabi niya. Dahil sino naman ang taong ito para questionin ang kanyang mga pamamaraan?
At huwag mong pagtawanan. Believe me, kung ikaw may alagang kambal, kung ano lang may isip mong chicks. And did you have to make me look like a monster? Tanong uli ng lalaki. Hindi ba sabi ko magpakabait kayo para hindi tayo palayasin dito? Panggagaya nito sa sinabi niya sa mga bata kanina. Obviously, narinig pala nito iyon. Pinamulahan na mukha ang babae. Well, kailangan ko kasi ng panakot sa kanila. As if that would justify what she did. Of course, me. I am glad I am such a big help. Muli itong uminom ng kape. Hindi niya pinansin ang kausap at pinagpatuloy ang pagwawalis. Umaasa siyang iiwan na siya nito. Hindi man lang ba sila sinusuporta ng ama nila? Patay na ang tatay nila. I'm sorry. And so am I. Anang isipan niya. Binalot sila ng katahimikan. Pagkuhan ay nabasag iyon na biglang umiyak si Macy. Nilapitan niya ang stroller at pinahot ito. Saka nagsimulang isayaw. Hindi mo kasi siya dapat sinanang isinasayaw sa tuwing iiyak. Pukaw ni Jordan. Masasanay yan. Mukhang ang bigat pa naman niya. Hanggang kailan mo naman siya isinasayaw every time gusto mong patulugin? Of course, he is right. Pero paano niya mapapaliwanag sa taong ito na magmula noong namatay ang ate niya, oras-oras umiiyak si Macy. Halos ayon itong dumede sa bote. Maxine would usually spend the day humming and dancing para lang mapatigil ito sa pag-iyak. Most of the time, sinasabay niya ito sa desperasyon. Aha! Expert ka pa sa pag-aalaga ng mga bata? Hindi naman. But every person with common sense would know that. And I happen to have a common sense. He said sarcastically. Hindi siya nito binigyan ng pagkakataong makapag-isip ng pang-rest back. So, it's a good thing na may nahanap kang lalaking tatanggap ang mga anak mo. Patuloy nito ni Jordan. Naubusan nito ang kape. She stopped dancing and looked at him with raised eyebrows. At ano pong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat ito. Ang ibig kong sabihin ay si Andrew. Sa tingin ko mabuti siyang tao. You are lucky kahit papaano. I don't know if I could say the same thing to him gayong may pagka-Amazona ka. Maxine ignored his last comment. What she did not like was the idea na iniisip itong may namamagitan sa kanila ng kaibigan. Hoy, magkaliwanagan nga tayo ha? I am warning you. Pahayag niya at tila namang puro ng pagbabanta ang kanyang boses. Huwag na huwag mabibigyan ng mali siyang pagmamagandang loob sa amin ni Andrew. He's been a good friend for me for many years. And he is happily married. Kung ano man ang pinapakita niya sa amin ngayon, it's because he and his wife are good people na laging handang tumulong sa kaibigan. He is my friend. Is that clear? Okay, okay. It's crystal clear. Itinaas ito ang dalawang kamay na tila sumusuko. You were about to become violent again. Pura nito. Sabay nilang binalingan si Macy na nagsisimula ng antukin. How many kids do you have? Biglang tanong niya para basagin ang katahimikan. Nakita niya kung paano nagbago ekspresyon sa mukha nito. His expressionless face turned grim. What makes you think na may anak ako? Sa pagkaalam ko kasi, may asawa ka sa Amerika. At sino na naman ang nagsabi sa'yo? Si Mang Kanor. Usisa nito na tila disgusted na alam ng katiwala ang tungkol sa buhay nito. Well, alam mo naman kami mga dukha, walang magawa kundi pag-usapan ang buhay ng mga mayayaman. Sarcastikong tugon niya. What's the big deal? Nabanggit lang naman niya na ang may-ari ng bahay nito ay nasa Amerika. May nag-iisang anak na architect at nakapag-asawa rin ang Pinay doon. Kasalanan ba mabanggit niya yun sa akin? Kahit kailan napaka-defensive mo at ikaw napaka-elusive mo. Paasik na balik niya. I ask about your wife at biglang umaakto kang galit. I have a feeling sinasadya mo lang yatang wag sumagot. I am divorced. Saglit siyang natameme. I'm sorry. Aniya pagkuhan. Ngumiti ito ng sarkastiko. Oh, yeah. Of course. Sabihin na nating mutual agreement yung divorce ninyo. Sayang pa rin yung pinagsamahan nyo, hindi ba? Makapasok na nga sa loob. Magpa-practice ka na naman ng mga dialogue mo. Nabubisit tatura nito at tumalikod. Umikot ang eyeballs ni Maxine. Lagi na lang ba siyang tatalikuran at iiwan nito? Napaisip siya. So kaya siguro umuwi si Jordan ay dahil sa kakatapos sa divorce ito. Aha. Kaya pala very grumpy ang hinayupak. Dapat iniintindi niya ito. He must be undergoing a difficult healing process. Napailing pa siya. He must be very in love with his wife. Kaya masyado itong affected sa divorce. Kailangan ito ng empathy. Di bale, mula ngayon magiging mabait na siya rito. Anong ulam ang gusto mo pang hapunan? Tanong niya kay Jordan na sa wakas, makita niya ito sa isang bakanting silid.
She intentionally searched him out just to ask that question. Laking pagtataka niya nang kumatok sa pinto ng silid nito at walang sumagot sa loob. Naisip niyang marahil natutulog ito nang bigla ay marinig niya ang kalusko sa katabing silid. Binuksan niya nakaawang na pinto at nakita ang lalaking sinusubukang iurong ang kama. Nakataas ang kaliwang kilay nito nang tumingin sa kanya. "You mean, I actually have the freedom to suggest?" She did not like the sarcasm in his voice. Naisip niyang sa kanan lang niya, magpapakabait. "Actually, hindi." Namewang pa siya. "Ako ang magsasuggest. Anong gusto mo? Kare-kare o kare-kare?" "Wow, some choices you have. At paano kung hindi ako kumakain ng kare-kare?" "Then start eating it now. Remember, I am the cook." Binigyan niya ito na nakakalokong ngiti. Napailing ang lalaki. "You know what? Your impudence is beginning to amaze me." Gumiti siya. "I told you, I am superwoman. Wala kang laban sa akin. So ipagpatuloy mo na ang pag-uurong dyan sa kama at pagluluto na ako." She turned to go then stopped. Lumingon siya kay Jordan. "Just to satisfy a woman's curiosity? What the hell do you think you're doing?" Hindi niya napigilang itanong. Napakamot ito ng ulo. "Sinusubukan kong igil dito. Plano kong gawing office ang kwartong ito. And I am trying to make a mental picture of a table and chair here." "Office? Meaning magtatagal ka talaga dito?" She could not hide the disappointment in her voice. "May angal ka?" Asik ng lalaki. "Siyempre wala. Basta wag mo kaming palalayasin ha." Binigyan niya ito ng pagkatamis-tamis ng ngiti bago tuluyang umalis. Hindi na niya nakita ang pag-iling ng lalaking napapantastikuhan sa kanyang asal. And for the first time, a smile lingered on his lips. "Bakit bigla kang bumait?" Tanong ni Jordan nang kumakain sila ng hapunan. Paano hindi ito magtatanong? Abay tuloy-tuloy ba naman itong pinagsisilbihan ni Maxine? Nariyang iabot ang ulam. Ipagsalin ng tubig. Tanungin kung gusto pa ng kanin. "Ayaw mo?" "Worried lang ako. Baka kasi naka-drugs ka at ganitong epekto sa'yo." "Mommy, anong drugs?" Nagkatinginan sila. Nakagat nito ang pang-ibabang labi. "Sorry." Bumestra sa bibig nito. She made a face at tinarap ang pamangkin. "Hayaan mo si Tita Jordan na mag-explain sa'yo, Elijah." Very expectant naman ang mukha ng bata na tumingin sa tinutukoy. Napalunok si Elijah ng ilang beses. Ang drugs ay gamot. May good drugs at may bad drugs. At kapag lumaki ka na, saka mo maiintindihan na maayos ang ibig kong sabihin. Okay? It took a moment bago nagawang tumangon ang bata na para bang napipilitan lang. Tumingin ito sa kanya. Humihingi ng saklolo. Napailing ang dalaga at sumubo na lamang ng pagkain. "May mga kilala ka bang karpintero? Ipaayos ko yung kwartong gagawin kong office. Ite-text ko yung anak ni Mang Kanor para si Mang Kanor na lang ang maghanap." Amazed na amazed si Maxine sa transformation ni Jordan nang dumating si Mang Kanor kinabukasan. Tuwang-tuwa nitong niya kapamatanda. Pagkuwan ay dumiretso ang mga ito sa kusina. Habang nagkakape, saka nag-ingay na nag-ingay ang mga ito. "Nako, may mga lasing." Gusto pang palindigan ang balahibo ng dalaga sa tuwing naririnig na humahalakak ang amo. Hindi siya makapaniwalang yun nga si Jordan na nakilala niya. Aakit na sana siya ng hagdanan para patulugin si Macy nang biglay marinig niya mula sa kusina ang pagbanggit ng pangalan niya. Napatigil siya, pati paghinga ay pigil habang pinapatalas naman ang pandinig. "Kaya nga saludo ako sa batang yan." Malakas ang boses si sabi ni Ma'am Kanor. Siya ang aming pinag-uusapan. "Alam mo ba, Jordan, tapos na siya sa kursong mass communication? May award pa nga si Maxine na nag-graduate siya eh. Kumuha pa siya ng masteral degree pagkatapos. Kaya lang, namamatay ang kanyang kapatid. Kailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Naku, kadalagang tao eh biglang nagkaroon ng tatlong responsibilidad. Napakabuting tao niyan sa pamangkin." "Ano? Pamangkin?" Jordan's voice was too loud when he verified what he heard. Napapikit at napakagatlabi si Maxine. "Patay ako. Sabi naman kasi, honesty is the best policy eh." "Pamangkin, yung tatlong mga bata, hindi ba?" Napatigil sa pagsasalita ang matanda at may napagtanto. "Akala mo anak niya mga bata?" At ang sumunod ay ang pagkalakas-lakas sa tawa nito. Gustong-gustong sakalin ito ng dalaga. "Ang batang yun talaga, hindi matapatan ng kalokohan." Patuloy pa na nadating katiwala. Nagmandaling pumanhik sa itaas si Maxine. "So, did you enjoy making a fool out of me?" Nakatiklop ang mga braso ni Jordan sa dibdib nito na makasalubong nito si Maxine sa sala. Kahahatid lamang ito kay Mang Kanor sa labas.
Hindi niya ito sinagot. Dumiretso namang siya sa kusina. "Why did you lie?" Tanong nito na sumunod sa kanya. She finally faced him. "Lie?" Taas ang kilay na ulit niya. She felt she had the right to get angry. Dahil kung sa pagsisinungaling din lang, aba hindi yata siya pwedeng asahan ng ganoon. "I don't remember ever lying to you, mister." "Bakit? Was there ever a time na sinabi ko sa'yo na anak ko mga bata? When was that? Ikaw lang naman nag-assume ah." Which was normal, dahil narinig kong tinawag kang mommy. What was I supposed to think? Na pamangkin mong bata at hindi anak? And when I ask you about your husband, you simply said na wala kang asawa. Gayung pagkakataon mo ulit yun, naliwanagin ang katotohanan. Sumbat nito. Teka nga, mortal sin ba ang ginawa ko? So what kung hindi ko nga anak ang mga bata? What's the big deal? Bawal bang alagaan ko sila? Defensive na tanong niya. It changes everything. Paano? Kunot noong tanong. Kadalaga mong tao, naninirahan ka dito sa bahay ko. I mean, how would it look to other people? Hindi napigilan ni Maxine ang galit. Don't you dare talk to me about the propriety. Huwag mong gamitin itong dahilan para magkaroon ka ng rason na paalisin kami rito. Higit sa lahat, ngayon ka dapat nag-iisip ng maayos. If you are considering to make us leave, saan naman kami pupulutin? Tuloy-tuloy na sumbat niya na kung may dapat makonsensya ng lalaki sa magiging sitwasyon nila. Napailing ang kaharap. You have such a nice way of convincing me to make you stay. Mahinang komento nito na ayun at feeling ang emosyon ng kaharap. I'm just making my point. Katwira niya. It is your reputation I'm thinking. Reputation? Nagsalubong ang mga kilay niya. Isipin ko pa bang reputasyon ko kung wala namang bubong na masisilungan ng mga pamangkin ko? I have no other choice. Di iniyat tinaas ang mga kamay na kumoy sumusuko. Okay, aaminin ko na sa'yo kung gaano kalaki ang tulong ng bahay nito sa amin. Because without it, wala talaga kami mapupuntahan. And the compensation that comes with it is most welcome. So don't make me beg to make a stay because I am more than willing to do so. Naggalit ang mga ngipin ng dalaga. But I am surely going to hate you for it. Awang ang bibig ni Jordan nang matapos ang litanya niya. Ang tago sa kaluluwang litanya niya. Since you have made your point, ano pa bang magagawa ko? Kibit balikat ito pagkuhan. Seriously, you are beginning to scare me and you are leaving me with no other choice at all. Who taught you to negotiate this way? Saglit na nag-isip si Maxine. Pagkuhan ay napangiti na mabawi ang composure. Damn, I am good at this, am I not? You bet. Kahit nga anong gawin ko, hindi ko matansyang susunod na antics mo. Reklamo nito. Ewan, but she felt good knowing na nagiging interesting ang dating niya kay Jordan. Anong ulam ang gusto mo ngayon? Biglang palit niya sa usapan. May chance ba ako mag-suggest ngayon? O mamimili uli ako ng nag-iisa mong menu? Tinaasan siya nito ng kilay. Well, kung gusto mo ng sinigang na kanin baboy, then sisimulan ko na magluto. You see? Nag-aakos ang boses sa saad ng lalaki. May patanong-tanong ka pa, samantala nakaset na sa utak mo kung ano ipapakain mo sa akin. At least binigyan kita ng chance. Mayabang natagon niya at tinilikuran ito. Tell me about the children's parents. Udyok ng lalaki habang nililinis nilang dalawa ang kwartong gagawin nitong opisina. Darating na kasi bukas ang karpintero at magsusukat ng silid. Hindi ko natanong kay Mang Kanor kung sino sa mga ito ang kapatid mo. Paano? Halos hindi makahinga sa pagtawang matanda nang malaman ang pagkakamali ko. Ang mama nila, si Grace, ang ate ko. Sila ni Kuya Dominic ang talagang caretaker sa bahay na to. Pero nagtatrabaho din nun ang bayo ko bilang clerk sa Department of Tourism, kaya hindi naman sila masyado nahihirapan noon. Tugon ni Maxine habang nagwawalis ang sahig. When they died, wala na silang naiwan man lang para sa mga anak nila? Tanong nito na inaalis ang namumuong agaw ng kisame gamit ng walis na may mahabang handle. Meron silang konting savings. Nadagdagan iyon ng mga tulong mula sa mga kaibigan nang mamatay sila. Even your parents gave a big amount, pero nakalaan lahat ng mga ito para sa mga bata. Gagalawin ko lang to kapag nag-aral na sila. At ikaw, kailan mo naman ipagpapatuloy yung pag-aaral mo kung walang ibang tutulong sa'yo? Tama na muna yung masteral studies ko. Hihintayin ko lang na medyo lumaki si Macy. Mga ilang buwan pa siguro. Then mag-a-apply ako ng patinutinong trabaho. Maraming call centers ngayon dito sa Baguio. My plan is, kukuha ko ng tagapag-alaga nila at kakayod naman ako. Napatigil ang babae sa realisasyon na mga iyon ay balak niya noon noong hindi pa dumarating si Jordan. Problem? Anito nang mapansing na tigilan siya. Actually, yes. I believe there could be problems now.
Hunot daw ang pahayag niya. Yan kasi mga plano ko bago ka dumating. Naisip ko wala naman kayo rito. Hindi yung nakikitang may ibang tao kung patitirhan dito habang nagtatrabaho ako. But now that you're here and obviously plan to stay for some time, paano ko nilang magagawa ang balak ko? Napatigil to sa ginagawang paglilinis ng kisame. Your bluntness is embarrassing me. Sarcastic ang tugon nito. Para mo ko'y naasikasan na sinisira mo kong plano mo just by being here. That wasn't my intention. Aba, naging honest lang naman siya, hindi ba? It doesn't matter. You've already said your piece. Anito. Pero, paano lang kung ibang tao ang kaharap mo ngayon? Paano lang kung hindi sila kasing bait ko? Umiikot ang eyeballs ni Maxine. She wrinkled her nose. Natawa ang lalaki. Seriously, huwag mo munang problemahin ang presence ko. Diba nga, sabi mo, hihintayin mo muna medyo lumaki-lumaki si Macy. Malay mo, by then, magdesisyon na akong bumalik ng States. Pwede ka nang magsaya pagkatapos. Namilog ang kanyang mga mata. Ay, ang bait mo nga. Alam ko, huwag ka nang manguto. Napatawa si Maxine. Pagkaway biglang bumahing. Patay. Umiepekto ng mga alikabok na kanina pa niyang nalalanghap. Allergic rhinitis. Damn!